My vlog for today is gusto kong i-share sa inyo kung paano mag dispose ng recycle, like this one, pet bottle, yung mga styrofoam na lagayan ng mga meat, isda na ganito ang kulay, yung mga karton or ganito na lagay ng juice or yung fresh milk, tsaka yung cans, bin or yung mga babasagin na bote, tapos yung plastics, halimbawa yung label nito, i-separate yan siya, tanggalin yan siya sa ano, sa bote. Ganito mag-dispose ng recycle dito sa Japan. Tapos samasamahin yan lahat yan, mga plastic. Halimbawa, katulad yan, basyo ng mga ganyan. Tapos basyo ng mga drink yogurt, ganyan. Tapos yung mga plastic katulad yan, initing na plastic basta hindi madumi. Pag samasamahin yan siya sa isang lagayan, ayan ang dami. Tapos ito naman, takip. Tanggalin din siya ng takip. Ang takip naman is iba din ang lagayan. Pag samasamahin lahat ng takip, kasi ibang klase yan. Ibang klase na plastic. Plastic din siya, pero ibang klase siya. Ayan, ang dami nang naipon. Pwede din, ito yung mga isang buwan yata at isang linggo ito naipon. Pwede rin naman, halimbawa, wala kayong space sa inyong apartment or sa inyong tahanan na magtambakan nito. Kasi, ang pagkuha nito ng ng truck, mayroon itong station, mayroong lagayan na doon tatambakin ng ng mga tao na mga residente. Every first and third week of the month. Ito isang buwan at isang linggo yata, hindi ko lang malala, or isang buwan na ipon ito lahat yan. Yan. Pit bottle yun doon, yung naka-yellow na plastic, mga pit bottle yan. Kasi hindi kami umiinom sa gripo. Yung gripo kasi namin sobrang luma na, kasi ang bahay natin na ito, walang maintenance yung gripo namin. Medyo may amoy kalawang na. So, hindi kami umiinom sa gripo. Yung iinom namin, binibili namin. Yan, tapos pipiratin yan siya. Yan. Pipiratin. Then, pag isa-isang samahin yan sa isang lagayan doon sa recycle station. Tapos yan naman, pagdating doon, hiwa-hiwalayin ko yan siya kasi magkaiba din klase yan. Magkasama itong dalawang to, tapos yung bottle, may kulay din yan sila, may separation sa bawat kulay. Ganyan ang pag-recycle dito. Kasi kung imaginein mo, itong mga lahat ng mga to, sa isang buwan ganyan kadami ang basura niyo, yung mga plastic. Isasama mo yan sa isang sa mga masusunog na plastic, sobrang nakakasira sa kalikasan, di ba? So, lalo na sa atin na may mga anak, isipin natin yung kinabukasan ng ating mga anak na mayroon pa silang nilang hapin na masariwang hangin, hindi puro usok na lak. So, kung may pagkakataon tayo na kaya naman natin mag-recycle, lalo na sa mga residente dito sa Japan, na ang mga plastic ay sinasama lang sa basura, simula ngayon guys, makipag-cooperate tayo sa ating gobyerno na mag-recycle tayo. Kasi may mga recycle both naman, or yung box sa supermarket eh. Kahit bawat pamalingki natin, ilagay natin doon. Ako kasi hindi eh. Kasi unang-una wala akong sasakyan. Kaya mahirap magbit-bit. Manong bike lang or yung bike lang. Yung anong tawag din sa Tagalog? Yun lang yung aking sasakyan. So, dito na lang ako nagtatapon sa aming... Dito na lang ako nagtatapon malapit sa amin sa mag-collect ng ng mga garbage. Recycle garbage. Tapos yan, may space naman sa bahay na pwedeng pag-ipunan ng mga ganito. So, dito ko lang sila ilalagay. Tapos sabay-sabay ko na silang dalhin doon sa recycle station. Every two weeks. Or, ito, naipon siya kasi nagkataon na umulan nung time na nag-collect. So, naiipon na. Ganyan na kadami. So,
In this way, kahit maliit na bagay, pero malaking bagay ito sa ating kalikasan, diba? So, dapat matuto tayong mag-recycle. Ang mga garbage na rin ito, diba? Ito yung pagtanggal mo dyan sa ano, sa karni or isda. May dumihan, kailangan siyang hugasan. Hugasan siya, kailangan malinis. Ganun din yung mga canned goods, ay yung mga cans, katulad niyan. Kailangan hugasan yun. Kailangan hugasan siya. Tapos yung mga plastic na ilalagay din dyan, dapat malinis. Hindi pwede yung, ano pa, yung madumi pa. Yun, yun lang yung gusto kong i-share din mamaya. Ipakita ko sa inyo yung recycle station din, kung anong itsura. Kung paano i-separate ang bawat klase ng ano, recycle. Eto na. Sa recycle station na ako. Ito na yung pit bottle, yung mga plastic. Ito naman, isang net din yung lagayan. Tapos here is yung mga ganitong puti. Kasi yung may mga kulay nito kasama na sa plastic. Yan, katulad nyan, ayan o. Yan, may kulay na siya. So nandiyan na siya sa plastic. Pag puti lang pwede pa. Tapos yan, magkasama yung mga yan. Isang lagayan din. Ayan, mayroon pang mga extra pit bottle tsaka plastic. Tapos yan naman ang mga cans, yung ganyang klaseng cans. Tapos ito naman sa ganyang klaseng cans. Tapos ang pit bottle puti, tapos yung may kulay yung ganyan. Tapos ito naman dito yung mga yung ganito, alam niyo yung gas. Tapos yung mga lighter o battery o yung mga ilaw na sira na, yung mga spray, yan din ang lagayan. Ganyan ang pag-separate ng basura dito. Ay, basura ba? Yung recycle. Yan. Lalagay ko pa lang sila dito. Once a month lang ako naglalabas. Minsan kapag may time, twice a month. Kapag wala, yun, sama-sama na. Ayan yung style ng paglagay. Mayroong station. Yun. Ayan na. Natapos ko na. Tatlong balik din. Napuno na yung isang net. Yan, malaking-malaki yan. At saka yung isang net din, napuno na din. Meron pa namang dalawa eh. Yan, meron pa itong iisa pala. Pit bottle at saka yung plastic. Tapos, yan. Yan yung recycle station dito. Tapos, kukunin yan siya bukas ng madaling araw. Ng umaga, mga alas 9. Kaya Merkulis pala ng hapon, dinadala ko na dito. Dito na lang magtatapos ang aking isinishare na recycle, way of recycle dito sa Japan. Yan. Yan lang. Salamat. Sana sa Pilipinas mayroon din ganito para walang basura na magkakalat. Help our nature. Help our hangin na hindi magkakadumi para sa kinabukasan ng ating mga apo. Meron pa silang malanghap na malinis na hangin. Yan lang. Kami at ang pinakamaraming consume ng tuna. Mahilig kami sa tuna eh. Patuwa. Yan. Sama-sama ng mga, hindi yan sa amin lahat ha. Kunti lang sa amin dyan. Marami lahat ng mga residente na dito. Depende sa ano pala place. Sa bawat iskinita mayroong mga ganito. Yan lang. Thank you so much. Bye-bye.